Mga strikes, ating balikan ang kwento ng RMS Titanic at MV Doñapaz na parehong pinakamalalaking mga passenger boat o barko ng kani-kanilang mga panahon. Mga strikes, ang RMS Titanic ay may 20 years nang nakalipas nang tumabo ito sa takilya. Ang pelikulang Titanic ni James Cameron na pinagbibidahan ni Leonardo DiCaprio at Kate Winslet. At alam nyo ba mga strikes, ang Titanic ay lumubog sa North Atlantic Ocean matapos itong mabangga sa napakalaking iceberg noong April 15, 1912. At na-recover naman ang Titanic na lumubog noong 1985. The Titanic was called the Ship of Dreams, mga strikes. Mga strikes, alam nyo ba na ang Titanic ay mayroong sukat na 882 feet long at 92 feet wide at may taas na 175 feet mga strikes. Ito ang pinakamalaking barko sa mga panahong yun. Pero bakit nga ba lumubog ang Titanic mga strikes? Ayon sa pag-aaral ng eksperto, ang paglubog ng Titanic ay hindi iceberg ayon sa isang na-discovery na si Sinan Meloni ayon sa kanyang pagsusuri. Bago pala mag-layag ang barkong Titanic mga strikes, ay meron pala itong bagong inayos na bahagi ng barko sa bandang tagiliran. Kita pa nga sa larawan ang bakas ng pagkaagawa nito mga strikes. At yun pala ang unang bahaging bumigay sa barko hanggang sa tuluyan itong nasira at lumubog ang barkong Titanic mga strikes. Mga strikes, isang araw bago mag-leg ang barkong Titanic, tinanong si Thomas Andrews ng isang reporter kung gaano nga ba kaligtas sumakay sa barkong Titanic. At ang pagmamalaking sagot niya mga strikes ay ito: "Even God himself could not sink the ship." Ulitin ko mga strikes ang sinabi ni Thomas Andrews: "Even God himself could not sink the ship." Na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog, i-translate natin, kahit ang Diyos mismo ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Kita mo mga strikes kung gaano kayabang. Ulitin natin isa pa: kahit ang Diyos mismo ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Talaga naman, saksakan ang yabang. Yan ang pagmamayabang na sinabi niya sa isang reporter. Ngunit sino nga ba si Thomas Andrews mga strikes? Siya ang arkitekto at namahala at nagdisenyo sa barkong Titanic. Ano sa mga palagay niyo mga strikes? Ito ba ay nakarma or sadyang tadhana? Mga strikes, alam niyo ba mga strikes, ang pinakamalaking passenger ship sa Pilipinas ang MV Doñapaz na pagmamayari ng Sulpicio Lines. Kumbaga mga strikes, ito ang Titanic version sa Pilipinas. Mga strikes, ating balikan ang masalimuot na trahedyang nangyari ng dalawang barko, ang MV Doñapaz at MT Victor. At mahigit sa 4,000 ang namatay mga strikes. Malungkot mang isipin, 31 years na ang lumipas, December 20, 1987 noon, at ito ang araw at petsa ng paglubog ng passenger ship mga strikes. Mga strikes, madaling araw ng December 20, 1987, nagsalpukan ang MV Doñapaz na pagmamayari ng Sulpicio Lines INC at oil tanker na MT Victor. Biyahing Tacloban, Leyte, Pamaynila ang MV Doñapaz na magdadala sana ng mga pasahero uuwi dahil sa nalalapit na Kapaskuhan mga strikes. Ang Victor naman ay nagmula sa Bataan patungo Masbate na magdadala naman sana na mahigit 9,000 na bariles ng langis. At taliwas naman mga strikes sa manifesto ng MV Doñapaz na meron lamang silang 2,000 na pasahero at crew.
ang barko, ngunit lulag ito ng mahigit 4,000 katao. Mga strikes, over passengers talaga ang MV Doñapaz, mga strikes, that time. Mga strikes, alam nyo ba, mga strikes, ang MV Doñapaz ay itinuturing na deadliest peacetime maritime disaster in history. At hinalin tulad din ito, mga strikes, sa Titanic tragedy. At alam nyo ba, mga strikes, ang expected passenger lang sana ng MV Doñapaz is 1,200 lang sana. Pero nandaling sa nalalapit na Kapaskuhan, eh mga strikes, ang sumakay is 4,410 over passenger talaga yung mga strikes. Ang ruta, Leyte to Maynila. At nandahil nga sa salpukan, nagdulot ito ng napakalaking pagsabog. Kumalat ang langis sa dagat. Ang masaklap pa mga strikes, dalawa lang ang pwedeng pagpiliin ng mga pasahero that time. Una, mag-stay sa barko habang nasusunog. Pangalawa, ay tumalon sa nag-aapoy na tubig sa dagat. At tinatayang 4,386 ang namatay mga strikes. At 24 lang ang himalang nakaligtas, mga strikes. Mga strikes, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click the bell button. Sama na yung all para updated ka sa mga lalabas ko mga video. Starts again.